Sa mundo ng telebisyon, pelikula, social media at politika, nakamit nila ang katanyagan ng kanilang mga pangalan. At sa harap at likod ng kamera, nasilip natin ang mga karakter nila sa tunay na buhay, sa bawat luha, sa bawat halakhak, pagsubok at tagumpay. Nasaksihan natin kung paano nadapa at tumayo ang bawat isa sa kanila. Ito ang mga kwento sa Corina Interviews. Mga usapang kaibigan sa pagitan ng dalawang upuan. Mga usapang masaya, nakakagulat, nakakaiyak, mga kwentuhang totoo. Sila ang mga dati kong kasamahan sa pamamahayag. Nagkahiwa-hiwalay man kami ng mga ginagawa ngayon sa buhay at pinagkakaabalahan, may mga bagay siguro na kailanman ay hindi magbabago. At dahil nakilala ninyo lang sila bilang mga reporter sa harap ng telebisyon, ang mga kwentuhan namin ang nagbigay sa inyo ng mas buo, mas malalim at mas totoong larawan ng bawat isa sa kanila. Balikan natin ang mga eksena namin nina Karen Davila, Raffy Tulfo, Lauren Legarda, at Erwin Tulfo. Ano pa ba yung mga hindi masyadong alam ng tao about Karen? Ito ngayon ang kanyang special and lovable child, David, which to her, and that she also went through depression. But David. Yeah. David. David is a big part of your life forever and ever. Ever. So ako, I would have to say that the biggest challenge, the hardest struggle sa buhay namin, sa buhay ko, is David. And at 2.5 years old, he was diagnosed as being in the autism spectrum. Pero hindi ko alam may autism siya. And when David was diagnosed as being in the autism spectrum, alam mo, Corina, mga 2 linggo, iyak kami ng iyak ni DJ. Kasi sinabi ng doktor noon, there's no cure. If I lost my son, I would accept it. Nothing is ours. So ako, I would say, you only realize when people you love, you can lose. I mean, don't get me wrong. I think many of us are prepared to lose a parent or even a husband or a wife, but not a child. I think that's the hardest. I can't imagine. You cannot, yeah. I cannot imagine. Mm-mm. So that was that time. I would say, Corina, that was a life-changing moment for me. That was the life-changing moment for me when David was about to die. So when people ask me, is your commitment to your son's autism for life? It's for life. Today, no, now that I'm 51, I wouldn't cry because of work. I think you and I have been there when iniiyakan natin ang trabaho. Ay, hindi na ngayon. Hindi na ngayon. Sila na ngayon ang pinapaiyak ko. Oo, ayoko na. Tapos na tayo doon. Oh, tapos na yun. Correct. But now, it's people we love. That's the humbling. You know why? Yeah. Because that's what really matters. Yeah. In the end. Talaga ba, Corina, i-interviewin mo talaga si Karen? Oh, diba? And sabi ko sa kanila, bakit? Ano pang problema nyo? Bakit ba ang tingin ninyo magkagalit kami ni Karen Davila? Yun. Oh, sige, ikaw nga, sagutin mo nga yun. Ako, may sagot ako dyan. May sagot ka dyan? Yes, may sagot ako dyan. No, ang feeling ko, because siguro nga, I mean, work-wise, parang it was such a competitive environment where we used to work. So parang they would always pit people against each other, right. Perhaps. Yung, it would be that, let's say, after Corina, nandiyan si Karen. So, you know, napakahirap rin yun for any woman. Ha? Any woman. Kasi nga, you feel minsan either may hinahabol ka or hinahabol ka. You understand? So, yes.
No, but they're designing the race. Yeah. It's everybody else. It's everybody else. Yes. It's I agree with you. And I mean this like from the bottom of my heart. Ako sa pananaw ko, isa sa mga nasayang na panahon ko sa ABS-CBN is yung hindi kita nakilala doon. I'll be honest. I mean, of course, you were very busy. Oo, no? Yeah, but I feel it was lost opportunity. I mean, I think for me, for both of us, I wish I had gotten to know you then. Even as a mentor, or meaning even somebody who was much senior than me, but that whole experience, I mean, of getting to know you, because we never got to do that. We never got to do that. I think, una, sobrang busy. Sobrang busy. Diba? Sobrang busy. Yeah. Iba-iba ang schedule natin. Uh-oh. I mean, it's not like nakakahuntahan ko ng madalas si Bernadette or even Lauren. Yeah, yeah. Talaga nakakausap ko lang si Ted kasi siya yung partner ko. You were together all the time. Oo, diba? Tapos naunahan pa ng... Ay, nako, ang pumalit kay Corina, si Karen. Yeah. So, baka galit si Corina kay Karen. Mm-hmm. Actually, hindi Yeah. Ito, desisyon ng management yon nung pinalitan mo ako sa TV Patrol. Eh, pero ayan na, naunahan na ng mga intriga dito, intriga doon. Eh, tapos hindi pa tayo magtagpo sa schedule natin. Yeah. Gusto kong last interview natin ay 100 years old ako. At ikaw ang i-interviewin ko. And Idol Raffy is in the house! Wow! Congratulations! Thank you. Thank Idol you, Senator Raffy na pala. Hindi na Raffy lang. Oh. Okay lang, Raffy. Naks naman. Sanay na ako sa Raffy. Hindi ka napipikon pag Raffy, ganun. Hindi ka conscious na kailangan senador, ganun. Of course not. Kasi yung pagiging senador, temporary lang yun eh. Mm-mm. After 6 years, balik sa really? Normal life, civilian tayo. Oo. So, lahat ng position sa gobyerno, temporary lang. Correct naman din yon. Pero forever, Idol Raffy ka. Naps, yun. Ano ba ang ginagawa mo dati? Naging janitor ako, naging waiter ako, naging I was just kidding. It's true? It's very true. Waiter? Waiter, busboy. No. True. Busboy? Yes. Pag umalis na sa mesa yung mga customer, ako yung magliligpit. Taga and Punas? Then, yes, Punas. And then, linis ako, assistant ng waiter, parang ganun. Ganun? Janitor? Janitor. Janito ng kubeta. No. Totoo. Bakit mo pina... Ilang taon ka nun? I was in my 20s. Yung janito naman, nung pumunta ako sa Amerika, naging nurse's aide ako at the same time. Nurse's aide ba? Yes. Aide ng mga nurse. Blood bank yun eh. Mm. And then ako yung tagalinis ng kubeta ng mga kliyente. Wow. I make sure na palaging malinis yung kubeta. Dahil kung hindi, pagalitan ako ng supervisor ko, maruming kubeta, mabaho. So, maya, linis ako ng linis. Hindi ka naawa sa sarili mo nung ginagawa mo yung mga no, bagay na yun? No. Proud ako kasi I was making money. Really? Yeah. At nakapagpadala pa ng pera sa Pilipinas. Wow. Ano ang natutunan mo in life having to go through all those odd jobs? Yung natutunan ko is yung paano kumita ng pera at paanong maging survivor sa isang given situation. Ako, hindi akong mamayabangit. I'm not joking. Ilagay mo ako sa isang lugar na walang kakilala, sa isang lugar na mahirap, I will survive and I will flourish. Oh, wow. True. Dahil nga dun sa mga experience ko na pinagdaanan ko. Because palagi akong natatransfer noon sa mga iba't ibang kapatid para paaralin. So dun ako natuto na paano makitungo sa mga tao. Paano basahin yung mga ugali ng mga tao, paano ko sila mabasa at pakisamahan sila. So you don't regret anything na pinagdaanan mo before your success? Blessing in disguise yung para sa akin. Right. Looking back, blessing in disguise. Uh-oh. Ang dami mo nang natulungan. Nabilang mo na ba yung dami nang natulungan? I don't count. I don't keep track. Mm-hmm. Pero marami na. Kaya sabi sa'yo kanina, hindi ko na kinukonsider kung ano yung pinakamatinding tulong na para hindi ko na makalimutan. Basta't lahat ng tulong, small or big, tulong para sa akin. It's a very stressful job. Super, right? Super. Paano yun? I mean, biro mo lahat ng problema ng tao na didinig mo, hindi mo na-absorb yung negative vibes na yun? Na-absorb ko. On the other hand, sort of a therapy sa akin yun eh. Kasi pag matulog ako sa gabi, iisipin ko lang yung mga taong natulungan ko, yung mga umiiyak. Sir, thank you so much, sir. Opo, bago mag-alas 5 po. Opo, salamat. Idol, thank you talaga dahil sa iyo. Napaaral ko ng anak ko dahil sa iyo, napalabas ko sa anak ko sa ospital.
yung you see the smiles on their faces. Right. Yun ang gantimpala. At naluluha pa sila. Ang sarap yun pag natulog ka sa gabi. Talaga? Hihilig ka. Oo, no? Therapy yun. Icon ka na talaga. Kasi naging verb ka na eh. Itutulfo kita. Pag natapos ka, halimbawa, feeling mo tapos ka na sa pagiging senador, how would you like to be remembered? As Rafi Tulfo na may nagawa para sa mga OFW, may nagawa para sa mga manggagawa. I know now kung bakit naging ganon ang image ng mga Tulfo. Dahil sa mga programa ninyo. Eh, hard-hitting si Mon. Tapos, ganon din ang ginagawa ni Ben. Ganon din ang ginagawa ni Rafi. Ikaw na nga yung pinaka, ano, di ba, pinaka laid back because hindi naman pwede yung ganong kabagsik sa ABS-CBN noon, right, di ba? Right. So doon ang galing yung image ng pagkamaton. So siguro nga, that's how it all started. Right, but in real life, are you softies or talagang mga maton kayo in real life? No, hindi naman. At the end of the day, I mean, yung pagiging matapang mo, kailangan mo maging matapang at work, di ba? Para pakinggan ka, people will listen to you. Eh, takbuhan ka ng mga tao. Kung may mahina ka, lalambot-lambot ka, how can you be takbuhan ng mga tao if you're scared also? Correct. At nababalitaan din siyempre yung kuminsan hindi kayo nagkakasundo-sundo. Sa panahon ba ngayon ay bati-bati ang Tulfo Brothers? Oo naman. Ah, talaga? Yung hindi nagkakasundo, nagkakatampuhan. Nagkatampuhan, yung normal sa mga kapatid na hindi matatawagan na isang linggo, pero after ko, mag-apologize naman. O sorry ha, sorry Rafi, o sorry Kuya Ben, or sorry Teach, like that. Ah, ganon. So, tumatawag naman. Talaga? So, naayos naman. Nagmamahalan kayo talaga? Oo naman, maghindi. Diyari kami sa nanay namin. Hindi rin talaga napigilan yung talagang hilig mo, which is not accountancy, not management, but journalism. Marami po ang nawala ng trabaho simula nang tumama ang pandemya sa bansa. Discovery sa Presidential Electoral Tribunal ang mga... When I got out of high school, gusto ko ng journalism or mass comm. And my brother said, siya nagpaparoon, hindi, puro na lang tayo mass comm na mass comm. Lahat na nandyan ako, si Ben, this jockey na. Puro na lang tayo sa media. Hindi, mag-accounting ka. Little did he know na nag-aaral ako sa UE, nagsusulat na ako sa diaryo, and then pumasok ako sa newspaper para yung allowance ko doon kinukuha. Hindi niya alam. He just learned that too late. Na sabi niya gano'n, ha? Mo, may kapatid kang reporter na nagko-cover doon sa WPD, ha? Kaya wala. Sabi, hindi. Anak mo ba yun? Si Erwin, lalo na gano'n. Pero pinakamalapit ka kay Mon. Kanino ka pinakamalapit? Kay Kuya Rafi. Ah, kay Rafi. Oh, kasi magkasunod kami. Ah, okay. So how well do you know Rafi? A lot. I mean, really? What's the name of his first girlfriend? Nakalimutan ko na. Oh, nagtatakipan na naman kayo eh. Kasi marami. Marami silang school, sabay-sabay. Nung high school eh. Oh. Crush ng bayan niya nung high school eh. Okay. So what do you admire most about Rafi? He's pasensyoso din naman pag ako nagkakasagutan kami. He will just keep quiet. Ah, he's the type to keep quiet? Oo, pag ako. Pero pag sa mga medyo older, sumasagot siya. Pero pag kami, hindi na siya sumasagot. Pag-alaman niya na pag nagkasagutan kami, he would call a few days later. Alam niya na masama alam ko sa akin, so he would call me. Ah, really? So, pasensya ka na, huwag ka na magalit sa akin, blah, blah, blah. And we talk in Chabacano. Magkakabati ba kayo ngayon? Of course. Ngayon. There are seasons when you don't talk to each other. That's everybody talks about that. Of course, there are times. Right. Uh-oh. There are times. Because you're a very public brotherhood. A very public siblinghood. So, pagka kayo magkakagalit, nalalaman din namin lahat. So ngayon, ganun ba? Nalalaman nyo? Nalalaman namin lahat. Reporter din ako, no? Oo nga, nakala ko hindi. Mm-mm. Ano ka ba? Ang galing nyo pala. Yeah, I know okay. The factions. May factions pa yan kung minsan. Marites, nasaan ka? Marites, Tita Marites, ikaw ba yan? Ito, kakainin ko ito ngayon kung hindi may ambulansya ba dyan? Teka, hindi ko pa inugasan. Okay lang isang yan, piraso hindi ako lang. Maselan. O, isang piraso lang. O, ayan. Ayun, oh, sino? Kita mo naman talaga, that's what you call integrity. Nauna siyang kumain bago ako. Blue pea, blue ternate, meron, ano may scientific name nito? Ay, teka, may catch.
It's an aphrodisiac. I need it! Alaka. I need it. Sa haba ng naging biyahe mo sa buhay, ito, katahimikan din ang ending mo. Every single day. So, what's your life learning? Live the present moment. So, just enjoy the moment, relish it, be grateful. Alam mo ko rin na pag nagigising ako sa umaga, bubuksan kong bintana, umaaraw, ay salamat, mainit ang araw. Pag umuulan, ay salamat, ay nadidiligan ng libre ang aking mga gulay at halaman at maginaw ng konti ang panahon. So, I think gratitude for everything, even on down times, which can be a lot, the stress, the anxiety, the worries, the fears, that's part of life. But live the present moment. Be grateful for what we have. Pasalamat tayo kung anong binigay sa atin para sa atin. Yung ating gusto na hindi natin nakuha, hindi para sa atin. Actually, simple lang eh. Wala naman akong profundities sa buhay eh. Ang dami ko ng leksyon. Maraming pagkakamali. Pero it's how you get up after you stumble that matters, right? Nakatingala tayo lahat sa langit kapag nagmamasid ng mga bituin sa kalawakan. Pero sa Corina Interviews ay nagbabaan ng mga tala at pinatunayan sa atin na sila man ay may pinanggalingan at patuloy na tinatapakang lupa. Sila din ay tao tulad nating lahat. Inspirasyon, aral, pagkamangha, gulat at tawanan ang nangyari sa mga kwentuhan namin ng mga stars. Oh, mga babae muna ha? Abay, si Sylvia Sanchez at Carla Estrada pala ay maraming ligaya, pero marami ring hugot sa buhay. Panoorin at pakinggang muli. Sylvia? Sylvia Sanchez? Yuhu! Sylvia! So sporty naman! Ano? Talagang batang dagat! Wow! Hindi ko kaya yan. Wow! Sinong may alam niyan? Walang may alam niyan! Wala! Okay, tingnan natin. Para lalo nating enjoy ang katubigan. Sa episode po na ito, medyo kakaiba. Na-interview ko na siya dati, pero napakaganda ng kwento. At lalo namang exciting ang buhay niya ngayon bilang nanay ng isang congressman. Makikita niyo ang kabilang bahagi ng Sylvia Sanchez na never pa rin niya nakita. Pati Kim pa lang yan. Handa ka na ba? Handa na. Tara. Sige na. Kahapon pa. Okay, let's go! Okay, so Sylvia Sanchez is in the house. And of course, kilala kita, pero mas nakilala pa kita dito sa bigla ang pagpunta sa iyong personal na buhay, di ba? Bakit ka nga ba parating ano, parating lusaw? Sorry ah, parating lusaw, pawis, mahirap. Nasa barong-barong, nasisiraan ng bait. Talagang doon ka napupunta. Bakit siguro ang galing mo humugot? Siguro, oo. Doon ako mas minahal. Ay, magpaiyak. Parang ganun sabi ko. Marami naman nagpapaiyak. Pero sabi na hindi, dyan ka. Sabi nga, mahalin mo yung trabaho mo para mahalin ka rin ang trabaho. Ayun. At doon ka minahal. Doon ako. Doon ka sa mga role na gano'n minahal. Ikaw talaga babaeng walang pahinga, parang pinanganak ka ng lagarista talaga. Correct. Kasi, di ba? Ang dami mong tentacles, girl. Mm-hmm. Talagang ano ka, artista, nanay, homemaker, and also now producer and yes. Endorser. Yes. Wala talagang pahinga. Bakit ganun ka? Parang ano ba? Parang wala nang bukas. Hindi naman. Siguro dahil naghirap ako eh. Oo. Diba? Gusto ko lang maging yung buhay ko noon. Ayokong maranasan ng mga anak ko. You really are a wonder woman. Totoo nga. Ganon tayong mga nanay. Yes, yes. So, full circle talaga, Sylvia. At parang hindi ka patapos. Malayo hindi pa. Malayo pa. Parang wala sa
wala sa kanyang lingwahe ang retirement. Kahit maging lola? No. I'm sure mag-Anita Linda ka. Hindi ba? Yung hanggang sa ganong edad. Maglelelo, pero hindi yung mag-stop talaga. Kasi ito passion ko eh. Yes. Ito buhay ko rin eh. Correct. And Queen Mom, she's in the house! Yay! Ganda naman ng salon. Thank you. Ilan ba negosyo mo? At sa ngayon, nag-pandemic kasi, pero ngayon natira namin may mga 8 kaming sa Queen Mother branches. Ano ang naaalala mo na pagbabago sa buhay mo bilang, you know, like a child, di ba? Na dati, nakakabili ako ng kahit na anong ituro ko. Biglang, ay anak tsaka na yan. Ano yung mga naaalala mong ganun? From subdivision to squatters area. No way! Uh-oh. Well, before in the 80s, wala namang squatters talaga, lalo na sa probinsya. So siguro from subdivision, tapos napunta kami sa parang compound na lugar. Itong nakikita nyo sa likod ko, dito ako nakatira dati. Ito ang tawag dito ay Maseda Compound. Galing kami sa V&G subdivision na punta. Parang bawat gising ko na wala na yung sofa. Pag-gising ko, wala na yung ref. Yung parang ganun, no? Yung naaalala ko. Tapos biglang lilipat na kami sa mas maliit na bahay. And katulad ng sinabi ko kanina, hindi ko naramdaman na yung lungkot. Nakikita ko lang, nagtataka lang ako. But I was very young. And sobra akong mapalaro sa labas. In your career, ano yung struggles? Ano yung struggles mo? Grabe ang struggle sa career nung naging artista nang talaga. Ang naging mahirap na sa akin nung kalagitnaan na ng buhay ko sa industriya. Ang halap ni Carla Estrada, si Daniel John Paul. Kasama na kanya pinsa si Antonio Aquitana. Ito na yung after Daniel, and then after Carlito. Oh. Nahirapan akong bumangon every after panganak. Diba? My mom was in the province. I wasn't properly guided. But focused kasi ako na talagang marami akong pwedeng gawin. Hindi ako pwedeng naging batang mga awit sa Tacloban na pagdating ng araw na to, susuko ako. And imposible naman na pupunta tayo sa salon tapos hindi tayo magpapasalon. Oh, actually kaya ako lang mapinili kasi gusto kong magpaano ayan. Parang tatlo lang yung daliri ko. Parang tatlo lang. Oy, revelation! Tatlo lang ang daliri sa paa ni Carla. Liit pala ng paa mo, Ate Six, Kaya. Six, pero dati yan 5 lang. Bakit lumaki? Habang tumatanda, medyo lumalaki ang feet, of course. Ano ka na ngayon? Eh, sa akin parang 11 na. Talking about puso, so ano? Masaya-masaya ang puso ko. Ang tagal mo naman magtanong. Alam mo kasi, wala akong alam. So hindi ko alam ang love life ng mga tao-tao. Sobra akong busy. So ngayon, umiibig ka ngayon. Oo, hindi ako na papagod sa kakaibig. Yan po yung aking partner. Wala ho siyang silbi ha sa pagbibideo sa akin. So ako na rin palang nag-video talaga. Hanggat tumitibok ang puso mo. Eh, talagang maano ko talaga eh. Gustong-gusto ko talaga yung feeling na in love. Right, right. May minamahal. May pakilig-kilig. Inspirasyon. Eh, lalo na ate, ma-experience mo yan pag nagsilakihan na yung twins mo, si Pepe at si Pilar. Yes. At hindi na tumatabi sa kwarto mo. Ay nako, magdadrama ka ng mag-isa ka na lang sa buhay. Nga. Ganyan, maniwala ka. Para sa akin, importante talaga na meron kang... na meron kang talagang kasamang tumanda. Ang dami nating leksyon sa buhay. Magsulat ka kaya ng libro? Oo nga. Gusto ko talaga magsulat. Saka parang hindi kasya yung ilang oras lang nating pagsasama. Diba no? Parang ang daming pagkukwentuhan eh. Kapag lalaki pala ang ini-interview ay maaaring mas seryoso, pwede din palang mas maraming kalokohan. Yan ang nadiskubre ko kapag nahuli ang kiliti nila tulad ng dalawang premyadong aktor na ito, nang isa ay naging number one senator pa.
Marami rin ang pinagdaanan ng mga aktor na sina Piolo Pascual, Raymond Bagatsing at ngayon Senador Robin Padilla. At lahat yan, inilahad nila sa Karina Interviews. At lumipad pa nga tayo papunta dito sa Palawan, sa magandang isla ng El Nido to interview... Guess who? It's Piolo Pascual! Yes, here in Isla Amara! Wow! Hi. So impressive! Biro nyo, nilipad pa talaga natin si Piolo Pascual for Karina Interviews, and you're in for a treat because he's going to tell all. Diba? Yes, indeed. Oh, kita mo na? So, wanna start? Let's go! Let's go! Let's go! Wow! Impressive! Yung kilala ninyong superstar ngayon na Piolo Pascual ay isang raketero dati sa Amerika. Ano-ano mga raket mo doon? Una akong pinasok ng mami ko sa hospital where she was working in as an admitting ER representative / clerk. So I was admitting patients from the admitting. I was doing a midnight shift sa ER. Nag-admit na patients. Pero hindi ikaw yung taga... No, I was just a clerk. Sa pasyente, yeah, hindi. Information lang, even dun sa ER bed. Kumuha ko ang information, insurance, and everything. Oh. So exposure, maganda exposure. And then, on the side, I worked as a security guard for the Oscars because it's near our place. Okay, hindi ako makapaniwala dito sa narinig ko. Isa siya dating security guard. Yeah. Pero, sa Oscars. Oscars, yeah. Oh. It was a good experience for me because I saw all the Hollywood stars. At the time, they had the family album. So all the stars were on one stage and then they had to be in one room before they went on stage. So I was part of the security team that was surrounding them. So nakapagpa-picture ka ba? No, we weren't allowed. Tsaka back then, wala pang mga phones. Bawal. Eh. Wala pang mga cellphone noon. Wow, biro mo. Security guard ka dati. Ngayon, ikaw na nasa red carpet. Oh, hindi ba? It's still a... I don't think it'll ever sink in, you know, whenever I attend red carpets, you know, parang it's a treat. Right. Pero dumating ba yung part na lumaki ang ulo mo? Yeah, admittedly, yeah. Oh? Na parang feeling ko, you know, I deserve this, you know, this is because of what I'm doing. And good thing I understood that, but I realized that early on, because after all the accolades, after all yung mga victories and successes, I felt empty. Kung hindi siya naging artista, magiging teacher sana siya. Dami mo siguro estudyante. Bakit mo naisip maging teacher sa UST? Hindi naman, you know, parang siguro imparting your knowledge or, you know, parang it's one of the ways. I always get invited to do like, you know, like a TED Talk or something. I get jittery because it's not my comfort zone, it's not my forte. But I always, you know, I'm always up for the challenge. Yeah. Mahihain ka pa rin kahit artista ka? It's in my nature. May ganun pala, may artista pala it's na mahihain. It's a switch. Which is better for me because at least I don't have to channel my own self when I'm acting because I know it's a character. I get lost in the character. I totally get lost in the character. I was just thinking about it the other day. I was like, sino ba talaga ako? And because I just give so much of myself to the character that I forget about myself and I just become the character whoever I'm playing. So that becomes more exciting for me. As a child or as a teenager, when did you decide that you wanted to be an actor? Was that your first job? My first job actually was in a factory in Australia, summer job, like when I was 13, 14, you know, like inventory. Yung mga summer jobs. Okay. And then I would sell mga toys, mga public markets on Sundays, mga ganun. That's my first job. How do you choose your roles? It has to touch me. Well, first read, kailangan madala agad ako ng character. I don't intellectualize too much. Basta pag nadala ako nun, hanggang first read, hanggang dulo, I relate with the character. Ayun lang. Pero may tinatanggihan ka din? Yes, yung mga hindi ko na-feel na ako yun or baka hindi, siyempre, may mga feeling ko lang na hindi yata ako to eh. Mahirap artin pag hindi mo range. You're much celebrated. I'm a fan. Oh, thank you so much. I watched Quezon. There you go. Thank you. I watched Quezon. You really nailed that one. How do they become a good actor? By your standards? Madali pong mag-artista, but being an actor, if
kung talagang peg natin ay Hollywood or international quality. So ang proseso nun is a lot of research, lots of psychological understanding of yourself and others, a lot of reading books, a lot of watching movies, a lot of observations. Malalim na proseso eh. They have to take it seriously. Take it seriously. And you really have to study. Ano-ano ang mga methods? Ano-ano ang mga nagagamit mong technique para mailabas yung totoo? Dami mo na naging role. Ano pang hindi mo nagagawa? As an actor, parang hindi na ako naghahangad ng kung anong role ko, ano lang dumating sa akin. If I'm interested, I'll do it. Kasi nga, marami ka ng pinagdaanan eh. Parang... But so I just take it whatever comes. But I really want to be a superhero. Me too. If there's a dream. Okay, sa loob ng tatlong dekada, alam na natin na talagang siya ay mahusay na aktor, pinagkakaguluhan ng mga babae. Malalaman natin ang mga bagay na hindi natin alam about Senator Robin. Okay, paano si Mariel? Is she selosa? Oh, yes, ma'am. Ay, ang hirap naman nun. Ang hirap naman nun. Biro mo asawa mo si Robin, tapos senador pa, artista, tapos ikaw yung asawa, tapos selosa ka? Hindi ako nakakalusot. Binabara niya na kagad ako. Ay, ganun. Oo, ano yun? Pero gusto mo yun? Siyempre. Gusto mo yung binabara ka? Gusto mo yung ini-interrogate ka parang NBI, ganun? Ay, hindi naman siya kailan ganun. Ah. Oo, ano naman si Mariel eh. Alam ba, dumating ka. Dumating ako ng bahay. Mauupo na yun. Magkukwento na yun. Pag inumpisahan niya ng... magandang kwento hanggang sa papunta na ano naman ang ginawa mo o sino naman yung kasama mo, ihanin na yun. Alam mo na, mararamdaman mo na meron ng investigasyon. Hay! Investigador hindi siya. Hindi siya yung, ano, yung kompronta? Oh. Yung nager, gano'n? Oh, oh. Hindi. Hindi. Never na gano'n okay. Si ano. Kwento, umpisahan ka sa kwento. Oh, kaya biglang landing lang yung, ah, nakita ko yung picture, ah, man. paano ko ngayon magdadahilan doon? Okay, so, alam mo, marami sa aming mga babae, nakasabayan natin, no? Nagtataka, paano nagagawa ni Mariel yun? Okay? Na, solid pa rin kayo, ha? So, anong secret? Anong secret nyo ni Mariel? Ni, ano siya eh, may, yung, kumbaga, yung space ko. Nilirespeto niya yon. Kasi edad eh. Ma'am, meron malayo yung edad namin. 15 years. Wow! Talagang malayo ang trip namin. Magkaibang mundo kami niyan eh. Ibang mundo ni... Maingay ang mundo ni Mariel. Maingay talaga. Sobrang ingay. Totoo ba na nung nalaman mo nagbebenta si Mariel online, na-shock ka? Oh yes, ma'am. Nagulat ako. May sinabi... Alam na ng buong mundo na sinabihan lang siya. Ako ng manager ko. Oh. 7,000 pesos. 7,000 pesos, pakimain na po. Go niyo na yan, mga sis! Nagulat ako. Kasi ang nangyari niyan, ma'am, kasalanan din lahat kasi ni Mariel yan eh. Ang inaasahan kong pag siya ang kumontra, pwede kong sabihin kay PRRD na ayaw ni Mariel na tumakbo ako. Ang problema, sumuporta siya. Oh. Oo. Oo, di... Wala na akong... Sino pa idadahilan ko? Wala na akong idadahilan. Ngayon, sa kalagitnaan ng kampanya, naririnig niya na lagi ako na wala tayong gagastusin. Kasi ayaw ko talagang galawin yung pera ng mga bata. Hindi ko kailanman sila... Sinabi ko sa kanya yon. Yung pera ko na inipong ko, hindi ko yan gagalawin sa politika. Kalokohan. Isip siya ng isip. Paano kami makapagpagawa ng mga poster? Sabi ko, hindi ko kailangan yung poster, t-shirt na yan. Basta ano... Dinenta niya yung mga regalo ko sa kanya. Kung ikaw ang tatanungin sa buong buhay mo, so sabihin na natin, nandiyan ka na. Nasa departure area ka na, di ba? Ano ang gusto mong maiwan sa mga anak mo na tanging leksyon? Minahal sila ng tatay nila. Okay na sa akin yun kasi yung mga material na bagay, layan. Limutan nila yan. Importante talagang naging tatay nila yung tatay nila. Yun ang gusto kong
yung sasabihin nila, may tatay ako. Correct. Kumbaga family love, no? Iba yun, ma'am. Eh. Mm-hmm. Yun ang tunay na paggugobyerno. Mm-hmm. Yun ang paggugobyerno. Yun ang gusto kong balikan. Yun ang talagang namimiss ko. Kasi para sa akin, kung di mo maggobyerno yung pamilya mo, ba't ka, paano ka maggugobyerno ng bayan? Matagal ka ng Billy Crawford bago ka naging international grand champion ng Dancing with the Stars. In fact, how old are you now? 40. 40? Wow, life starts at 40. Yes. Pero all your life, nakatutok talaga ang camera sa'yo. Hindi pangkaraniwan itong nangyari kay Billy Crawford, ha, na pinanganak sa Pilipinas, pumunta na Amerika, naging star sa Europa, iniwan. Balik Pinas talaga ba? Hindi ka ba nahirapan? Hindi ka ba natakot na may babalikan ka pa ba? Okay, pamilya, nandyan. E karera, paano? I remember yung burnout ko dun sa France. I went back to the Philippines after being on tour for 2 years. I was on tour sa France for 2 years bago ako nag-quit. And yung 2 years na yun, I remember specifically, I had 4 days off in 2 years. So araw-araw ako, I'd be on trains, planes, cars, vans, tour buses, entablado, interviews, kaya ako na-burnout. Kaya ako sumuko. Wala namang dramatic na paghihirap getting back on your feet in your career. My biggest struggle is to find a new spot and a new place kasi hindi natin alam kung talagang where was the career and where is showbiz going. The first ever Filipino to win the French dance competition show Dancing with the Stars, biggest in France and global. Global, right? Ano ang nagpa-decide talaga sa'yo to really go for it? Hindi ka na nagdalawang isip eh. Talagang... Well, nagdalawang diba? Isip ako at one point, Ms. K. Yes. Oh. Ang nabigay ng lakas na loob sa akin si Colleen. It was my wife. I said I would like to challenge myself to see if I can actually learn. Do it. And nanalo tayo, so... Grabe! Takes hard work. Alam mo, pinapanood namin talaga yung dance. And we said, I said, what? He can dance like that? Oh, thank Grabe! You. Ang galing talaga. Thanks, super. Throughout the competition, yun na, injuries after one another. Really? Why? Why? What kind of injuries? I tore my groin. I had a 9-centimeter tear dito sa groin ko. I had calf strain. I have, both of my ankles were already messed up prior to going there. I have torn ligaments sa left ankles ko. My right ankles, I have 2 ligaments na putol. My back, my lumbago, bumigay na siya because I couldn't carry my partner. So ang dami, sunod-sunod siya. Kaya po kami nandito sa set, sa entablado, akala namin mapapasayaw namin siya. Pero hindi na pala kaya ng katawan niya dahil sa nangyari sa kanya sa front. Doon sa finals, kinausap na ako ni Fob. We were highly medicated na. Pero sinabi niya na sa highly medicated. Pareho na kami. She has a problem with her knee as well. Super highly medicated na kami. Tapos sabi niya sa akin, now it's the finals. Win or lose, it doesn't matter. Please, enjoy your last performances. And when finally you won, wow. May reaction dun sa nung in-announce kung sinong nanalo. It was Carla or me. Nung in-announce, nakaganon lang ako, nakayuko ako, tapos biglang in-announce na yung panalo kami. Napatingin ako sa partner ko, sabi ko, we won? We won? Oh. Tapos paatras ako ng paatras, tapos tumalikod na lang ako, sumiiyak na lang ako. Hindi ko alam, hindi ako makapaniwala na nanalo pala ako. Ako rin, iyak ako. Kaya tinakbuhan ko, una-una tinakbuhan ko si Colleen. Oh. I ran straight to Colleen wow. And I hugged her really tight. Sabi ko, love, we did it. Oh, okay. We did it. Tapos si Colleen iyak din na iyak. We just couldn't hold our emotions back. That's such a great story. All that homecoming thing, and then parang it just embraced you back over there, di ba? Parang wow, wow, wow. Hindi lang artista sa TV o pelikula ang sumisikat. Sa ngayon, ang social media o mga personalidad na kasalamuhan ng marami sa araw-araw ay pinagtatampulan din ng mga kwento at usapan. Sila ay tatlo sa mga pinaka-pinag-uusapang personalidad sa ngayon.
Sinong mag-aakala na mapapaiyak sa kamera ang isang Doktora Vicky Bello o ang social media star na si Small Laude pala, dati sinusuway ng buong pamilya? O na ang social celebrity na si Tessa Prieto naka-move on na at in love na muli sa buhay? You found it all out only on Corina Interviews. So, let's talk about something extraordinary that happens to a lot but not to all. You had cancer. Yes. You had it. Yes. And I can't imagine having it all and then suddenly being given that news. Actually, it happened. For everybody, this is the first time I'm going to discuss it. And only because I trust you. And I think it's over. But, you know, I had cancer in 2016. And I was diagnosed at third stage. Cancer of the breast. And I went to Europe and the States for treatment. So I kind of disappeared for about a year and a half to 2 years. In my daughter's wedding, Crystal, I was bald, completely bald. I was diagnosed, I think, January of the year. And then I went to Europe and I was told by them there that I was going to die. Don't bother to have chemo, don't bother, just fix your affairs, you're dead in 2 years. I went to New York Presbyterian, and they wouldn't give me anything. Then, you know, I said, so what are my chances? And they were very quiet. We'll try our best. That's when I knew how much Atom still loved me. He went with us talaga. I think that's when he and Hayden got close. To be told, sasabihin sa'yo na wala ka ng pag-asa, mamamatay ka na, tapos yung nanay mo, 89, namatay na rin, meron kang bagong baby, paano mo na-survive yun? Vicky, hindi namin naramdaman. Hindi kami mga nakapaligid sa'yo, hindi namin naramdaman yung pinagdaanan mong napakahirap na yun. Yeah. Well, talaga, alam mo, kayo, I think nakikita yung mga Instagram, kakala niyo yung mga life namin perfect, or mapakasaya, nagbabiyahe, nag-shopping, whatever, Corina. You know, everybody has their challenges. Wala talagang perfect buhay. So, huwag kayong mag-depress pag nakita niyo gano'n, tapos yung life niyo, hindi pala, feeling nyo, hindi ganun kaganda. Lagi nyo hanapin yung ganda sa buhay nyo. Health is so Health important. Is wealth. So now, that's really my thing. Health, like you and I. When you get older, ano na yun, di ba? Slow down a bit. I'm already older. You look so younger. Thanks to Bello. Oh. I'm blown away by what you went through. Yeah. Pero small talaga, ha? I remember. From the days na talagang struggling pa yung vlog mo. Yeah. Diba? And all of my family were against it. Oo nga. Yeah, yung kids, si Philip, imagine. So, ano yung nararamdaman mo noon nung kinokontra ka nila? Ay, kinokontra ako. There was a time na umiyak pa ako kasi they scream at me, Mom, please stop it. Kasi that was pandemic. And I always say, good morning, everyone. Please, no! Ah, ganun. Yeah, nasad ako noon and I cried. Talaga? Yeah. So, pero tinuloy mo pa rin? Tinuloy ko pa rin. Ay, wala akong care. Hello, guys! So, ngayon, kumusta naman ang timpla ng pamilya? Ay, nako, sila ang nag-encourage sa akin. Mommy, you have to be more masipag. Congratulations! Thank you! What can you say about your mom? I'm proud of you, Mom. Good job, Mom. Good job, Mom. Okay, Mommy's so galing. Kiss, Mommy. Next is what? Beautiful. I'm so galing. Guys, oh, look up. Is it nice? Yeah. Wow. So come. Can you teach me how? Okay. Pero yung girl ko, medyo ano pa rin, hesitant pa rin. Hesitant pa rin. Yeah. Yes. Because I think talaga, I mean, lalo na si Philip, di ba? Yeah. Parang, yes. O ano naman ang sinasabi mo kay Philip ngayon? Ay, ginagawa ko siyang manager. Ah, siya naman. Ay, yung palang sikreto, kailangan siyang humawak ng mani. Pero very kuripot. Ah, ganon? Very kuripot. Nag-aaway kami. Okay. Siyang humahawak ng ano? Ano? I keep my own money. Okay. Dapat lang, girl. Yeah, dapat. Diba? Yan ang tama. Kasi sabi nga nila, pag ang babae ang gumagawa ng sarili niyang paraan at kabuhayan, mas may respeto ang lalaki. That's true. Ayun naman ang dating, when I pray, sinasabi ko na dapat yung parang Philip will be happy with what I do. Kasi before, laging, Philip, eto na ang aking credit card. And now, hindi na ganyan. Oh, ikaw na. Yes. Oh, nako, pero syempre, dahil dyan, medyo ikaw na rin nagpa-budget. Oh, yes. Talaga? Well, social media is here to stay. Yes, hindi that's na true. Yan mawawala. Uh-uh. And palagay ko, talagang ano, talagang tuloy-tuloy-tuloy pa yan.
Yeah. May project pa tayong gagawin. Oh yeah, yung project at saka yung mga ituturo mo sa akin, ha? Yes. Yes. At eto na kami. Malilito na kayo. Handa na ba kayong malito? Oh my God. Ang tanong, sino si Tessa, sino si Corina? Aha! The reveal! I love it! Oh my gosh. Walang silipan, walang silipan. Ayan. Oh, Corina. Oh my gosh. Welcome to my show. Alam mo, well, I know, right? So, I'm so happy to be here, Tessa. Thank you for inviting me. What if yung love mo, sabihin, gusto niya, ganito itsura mo parate? Then he doesn't love me. Ayon. Oh, diba? Good answer! Right? Good answer. If your love has a condition, para lang ma-express mo yung love mo, meron condition, then that's not love. Right. That's so true. Love. That's a Q&A beauty contest answer. Yeah. Oh, oh. I realized that I don't need to change for someone to love me. I think that's the best ending for this episode. Yes. I don't need to change for somebody to love me. I want to cry. Okay. Oh, I didn't cry yet, huh? Yeah. I did almost. Oh, wow. I'm so happy. This is tears of joy. I think your life is an inspiration to many, Tessa. Ay, hindi mo lang alam. Oo, hindi mo lang alam. Na sinundan ka, talagang never ka nila nakitang malungkot. Biglang naging super lungkot ka. Oo. Di ba, alam mo, yan yung learning ko. Na shocker parang, yun. Shocker. Na parang in life, parang tinaponan ka ng whatever. You know, they say lemons and lemon. Lahat na. Like you said, di ba, itong mga lahat ng mga let go, let God, all the learnings. Sakit pa rin. Oo. Whatever it is, and time will heal it. Time and realization na you are not alone, and this journey has at kailangan mo talagang pagdaanan para lang to reach where you are now. You don't understand the journey, but you're gonna enjoy it. Until you get to Until your destination. Wow pala ang destination. It's more like, diba, they say life is not the destination, it's the journey to the destination. Right. And the destination keeps changing. Oh. Moving target. Yeah. Pero, just want to say, I think you're living your best life with all the warts and the pains and all. Correct. And super graduate ka, Correct. Tessa. Correct. Life learning. Natutunan ko lahat. Mm-hmm. I'm understanding now the relevance. Bakit ako dumaan sa ganyang pain and suffering? Diba they say, in failure, you're only a failure if you stay in that. Right. But if you learn and succeed in whatever learnings you have and failures, that's the value and the success that you have. It was such a privilege na dito sa Corina Interviews na i-share namin ng aming buong team sa inyo ang mga kwento ng mga kilala at hinahangaan ninyong mga personalidad. At sa pagtatapos ng unang season ng aming programa, itatawid namin sa mga susunod pang episodes ang mas personal at exciting ng mga kwentuhan. Abangan ang pagbabalik namin sa Season 2. Samantala, kayo po'y mag-iingat at panoorin ang mga kakaibang interview na ito sa dalawang YouTube channels na maaari ninyong pagpilian, maaari ninyong balik-balikan anytime, anywhere. Hanggang sa susunod na Usapang Totoo, ako po si Corina Sanchez Rojas, and this is Corina Interviews.